Didi, Sir Paya. So, for today's video, tindi mo natin yung ating ginawang QR-based kit attendance and monitoring system with SMS notification. So, ano po yung kaibahan natin sa ibang gate attendance na ginawa ko? So, ito po is, yung gamit niya is QR code. Okay, so, maliban sa QR code, meron siyang ID generator. Automatic siya nag-generate ng ID. So, kung nakikita nyo sa screen, ito po yung ID na generate niya. Ayan. And, itong ID na to is, naka-design siya, or itong system na to is naka-design siya sa Iba Elementary School. And, yung size ng ID niya is 90mm by 65mm. Okay, so, try natin muna siyang i-login bago tayo mag-generate ng ID. Ayan siya. So, i-scan ko lang. I-scan ko lang yung ID natin using the barcode or the QR code generator. Okay, so, ayan, scan natin. Ayan, so, nag-login siya. Then, yung isa. Ayan, nag-login siya. And then, so if mag-logout, scan lang natin. So, nag-logout siya. And then, nag-logout siya. Okay? So, ayan. So, paano po siya gumawa ng ID? Or paano siya mag-generate ng ID? So, punta muna tayo dito sa ating admin side. Okay. So, ayan siya. So, bago tayong gumawa ng ID or mag-add ng student record. So, punta muna tayo dito sa ating maintenance. Punta muna tayo dito sa ating maintenance. Ayan, so meron tayong maintenance dito. And then, set natin yung principal natin. Ayan yung principal natin. Kasi yung principal is, meron siyang, ipasa natin to dito, doon sa ID. So, kasama siyang i-generate sa ID. Tapos, meron tayo dito set ID length. No, so yung ID natin is yung LRA ng estudyante. So yung LRA ng estudyante, yung max yung length ng LRA is 12 yung length niya. Okay, so para ma-filter natin kung kulang ba yung ID or hindi. So make sure na tama lahat yung length ng ating LRA. Tapos dito yung ating SMS notification, ito po yung message na ma-receive ni parents once na pumasok yung bata nila or lumabas yung bata nila sa campus. Okay, tapos dito sa ating section, so kung nakita nyo dito, pwede tayong, since elementary siya, so 1 to 6 lang nakalagay. Pero pwede tayong maka-add dito pa ng ibang grade level. Okay, so again, itong system na test, design lang siya for Iba Elementary School kasi meron tayong ID generator. So, lagay lang natin yung advisor. Kailangan natin yung lagyan ng advisor. Kasi yung advisor is, nandun siya sa likod ng ID. Ayan. Okay, so, sa announcement, ito yung announcement natin makikita kanina. Tapos, punta na tayo dito kay student. Tapos, select lang natin, filter natin. Tapos, create nyo lang tayo. Okay, so, manual entry po ito pag create nyo. Pero pag may mga record naman kayo sa Excel. So, anyway, may template naman itong kasama. So, import nyo lang yung template. Tapos, save lang natin, browse lang natin. Tapos, automatic dito mag-add lahat ng data na sa Excel file na kasama dito sa system. Tapos, save lang natin. And automatic lalabas dito. Okay? So, pag manual entry, ganito naman. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, hanggang 12 lang siya kasi nakasit siya doon sa ating maintenance. Tapos, lagyan natin dito ng Juan. Tapos, ayan. So, lagyan natin dito yung birthday niya is 6, tapos 2015. And then,
3 mils siya. Tapos, select natin yung grid natin. So, since nilagay natin is yung sa grid 1 pa lang, so wala siyang makitang ibang section dito. So, grid 1, tapos baba. Tapos, si guardian. So, dito natin ilagay yung guardian niya. Mr. and Mrs. Nang. Tapos, ito po yung mobile number ni guardian or ni parent. Itong number na to, yung sisindan niya ng SMS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, assume lang natin yung number. Tapos, lagay natin dito. Number. Surigao del Norte. Tapos, since naka-check siya. So, once naka-check siya. So, every time mag-login siya, i-notify niya si parents. Pero, pag naka-uncheck naman siya, so, hindi niya i-notify. So, yan, check niyo lang kung walang mobile number yung parents. Okay, so anyway, yung SMS nito, yung design niya is broadband stick. Kasi yung available nila. Okay, so magkaiba kasi yung port or baud rate ng bawat GSM modem. Okay, tapos browse lang natin yung picture. Browse lang natin. Hanap tayo dito sa downloads. Ito lang siguro. Ayan. Then save natin. Okay. So, nag-save siya. Ayan. So, paano naman siya gumawa ng ID? So, meron ditong print. Okay. So, may print dito. Tapos, if 1 to print, if 10 to close. Okay. Ayan. Ba't serious yung anak ko? So, mali. Dapat hindi serious. Ito kasi. Leandro kasi yung natin, 2021. Okay, so anyway, ito na lang siguro yung example natin sa pagprint. Tanggalin lang natin to. Kasi yung inad natin is ito pala. Ito yung nasili ko. So, ito po yung ID nila. Ayan. Tapos, LRN. So, kung nakita nyo dito is, parang nag-overlap siya. Dito nag-overlap rin. Tapos dito nag-overlap sa design. Tapos dito rin nag-overlap. So dito lang siya nag-overlap sa port. Pero once na-print na natin siya, so hindi na siya mag-overlap. Kasi nakatarget. Ito kasi is by DPI, yung size niya. Tapos kinumbert lang natin pag-print by millimeter. So again, yung size ng ID natin is 90 millimeter yung width niya. I mean, ang height niya, tapos yung width niya is 65 millimeter. So, itong QR code is, automatic siya nag-generate kung anong LRN ng estudyante. So, ito yung QR code na generate niya. Okay, tapos ito yung principal, tapos ito yung advisor. Makikita natin. Tapos, ito yung guardian information natin, Mr. and Ms. Reyes, Narcissus Street. Tapos, yung contact number. Ito yung LRN, tapos ito yung kanyang grade and section. Tapos ito yung name ng estudyante. Okay? So, F1 lang natin pag-print natin. Ayan. So, tingnan lang natin dito. Ayan siya. Hintayin na lang natin. Automatic siya nag-print. Tanggalin natin yung barcode. Ayan. So, automatic siya nag-print. Kung titingnan natin dito, sorry, ilapit ko ng konti. Kasi sabi na, itabi lang daw nila. Kasi i-fold lang naman. I-fold lang nila. And then, after nilang i-fold is, ipalaminate nila para, makapal. So, ano ba to? So, since hindi makita, ilapit natin ng konti. Okay, so ito siya. Ayan, ayan, ayan. So, wala sa siyang, hindi na siya nag-overlap. Dito, hindi na siya nag-overlap. Ayan. Kung makita nyo dito, yung kaibahan nila. Ayan. So, kung dito is nag-overlap siya, dito is hindi na. Tapos, ito yung kanyang QR. Tapos, dito sa advisor, natakpan nga yan yung class advisor, pero dito is hindi na. So, ganito rin dito. Ayan, ayan yung
Okay, so i-fold lang nila to, tapos i-palaminate. Tapos ito yung i-scan. Ito yung i-scan nila, yung kanyang QR code. Okay, so again, ito yung kaibahan ng ating QR code git attendance with SMS notification, kasi dito is meron siyang ID generator. So yung ID generator is automatic siya, naka-design lang siya sa isang school. So hindi pwede sa ibang school. So if ever magpagawa kayo, tawag dito, send lang kayo ng size ng kanilang ng inyong ID, tapos yung design ninyo, kasi sa kanila is design, pinasa nila sa akin yung design, tapos yung size, and then ako na yung naglagay ng ako na lang nag-target sa mga data na fill in natin sa ating ID. Okay? So ayan, so I hope tawag dito. May nakuha kayong bagong info sa ating system. So ingat kayo palagi, happy coding everyone.